Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinagtatagumpay ni Yahweh ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay magiting na mandirigma ngunit siya ay may sakit na ketong. Isang dalagang bihag mula sa Israel ang nakapagsabing may isang propetang nakapagpapagaling. Pumunta naman agad si Naaman sa Israel sakay ng kanyang karwahe at may mga dala siyang pilak, ginto at magagarang kasuotan. Nang makarating sila doon, ipinasabi ni Eliseo, "Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan, gagaling ang iyong ketong." Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Ito ay maraming sinabi at bakit sa ilog Jordan pa kung mas marami namang ilog na mas malinis kesa doon? Kahit labag sa kalooban niya ay pumunta pa rin sa ilog Jordan at lumublob ng 7 beses. Gaya ng sinabi ni Propeta Eliseo, nagbalik sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat katulad ng kutis ng bata. Bumalik naman si Naaman kay Propeta Eliseo upang bayaran ngunit tumanggi itong tanggapin dahil buhay ang Diyos na pinaglilingkuran niya at hindi tatanggap ng kahit na ano. Umalis si Naaman at nang malayo-layo na ay sinundan siya ni Gehazi na lingkod ni Eliseo. At ang tinanggihang gantimpala para kay Eliseo ay hiningi niya at isinilid niya ito sa kanyang tahanan. Pagbalik niya kay Eliseo ay tinanong siya nito kung saan siya galing. "Hindi po ako umalis," sagot niya. Sinabi ni Eliseo na kasama ni Gehazi ang kanyang espiritu nang bumaba sa karuwahe si Naaman. Siya'y nagsinungaling. Kaya't ang sakit sa balat ni Naaman ay napunta sa kanya at sa susunod pa niyang salinlahi.